Don't forget to subscribe my YouTube channel. Just click the subscribe button below. Sana ko pwede kumuha ng ECA. May mga iba't ibang designated organizations po tayo para po kumuha ng ating educational credential assessment. Number one is yung WES. Ito po yung World Education Services. Ito po yung pinaka-high standard na assessment center sa Canada. Yun po ay sabi-sabi nila ang source ko sa mga nakapag-experience, ganun. Tapos, ito po yung pinaka-popular na assessment center doon. Ang fees po niya is 220 Canadian or 305. Depende po kung ano pong pipiliin ninyo doon. Ang 305 po is parang may tracking number yung courier, parang ganun. Tapos, yung 220 is ordinary lang po sila. Pero, according po sa mga nakapag-try, is halos parehas lang siya. And sa delivery time, ganyan. Halos same lang din daw po. Pero para mas secure kayo, piliin nyo na lang po yung 305 para at least may tracking siya. Number 2 is yung International Qualifications Assessment Services. Ang IQAS naman po is matagal po yung processing po nila, pero mataas po sila magbigay ng equivalency po nito. Saka, ang fees niya is mas mura siya. 200 Canadian po siya. Number 3 is yung ICAS, International Credential Assessment of Service of Canada. Ito po ay parang matagal-tagal po yung processing po nila. Ang sabi-sabi is nasa 8 months na sila. And then, ang fees po niya is 200. Para po ito sa mga hindi siya nakagraduate o hindi siya nakatapos ng bachelor's degree, ganun, wala siyang diploma. Pwede po. Number 4 is yung ICES, International Credential Evaluation Service. Ang ICES po is maganda kasi pwede dyan ang 2 years graduate basta po may diploma. Kasi hinahanap po nila na i-upload mo po ang inyong diploma or certificate sa kanila pag nag-apply ka po online. Saka po ang processing po nila is parang nasa 5 months, ganun. Medyo okay na rin yun. Kaysa kumpara sa mga iba na 8 months, ganun, mag-ICES po kayo. Mas maganda po ito, saka mas madali po. Ang fees po niya is 230 Canadian. May mga nagtatanong rin po about sa ECA, paano daw po kapag nag-process sila sa isang assessment center and then pag lumabas yung result nila is hindi sila pasado. Paano daw po yun? Siyempre po, kailangan po ninyong mag-passes uli. Another bayad po yan. Kaya po, kung magpapa-assess po kayo, yung sure po na doon na kayo sa sigurado na makakapasa kayo. Kahit maghintay kayo ng matagal, kesa naman po doon kayo sa mabilis nga. Pero alam nyo naman po, hindi siya papasa. Saka yung mga 1 year graduate, ganyan, marami pong nagtatanong kung papasa po kaya sa ECA nila yan. Hindi po namin masasabi. Wala pong makakapagsabi kung makakapasa po kayo. Ang assessment center lang po ang makakapagsabi kung ano pong equivalent ng inyong natapos sa Pilipinas po. Hello guys! Ang video po natin ngayon is tungkol sa ECA o ang Educational Credential Assessment. Ito po ay isang requirement sa pag-apply sa Canada o pag-migrate sa Canada. Kailangan po natin ipa-assess sa kanila kung ano ang equivalency ng ating natapos sa Pilipinas or any outside country. Kung ano ang equivalent niya doon sa Canada. At kailangan po is maipasa natin ito. Ang ECA po is 5 years
po ang validity niya at renewable po ito.